Kakausap natin si Interior Undersecretary Jonathan Malaya. Magandang hapon po, Yusek Malaya. Yes, magandang hapon Ruth at magandang hapon po muli sa ating mga tagapanood. Okay, una muna, paki-explain po sa amin ano yung pinakamalaking mga magiging pagkakaiba pag nag-shift na ang ilang lugar kasama na yung Metro Manila from ECQ to modified ECQ. Okay, bali po ang mga pagkakaiba po ng ECQ at modified ECQ ay kung well, ang una po eh lahat po ng tao ay kailangan nasa bahay lamang. Yeah, that's the general rule. No, they have to stay at home kung wala naman silang essential services na gusto nilang gawin, no? Gaya ng pinapakita niyo din sa inyong graph sa screen, yung exercise po ay pwede nang gawin, no, sa labas dahil dati bawal. Yung ating po mga gatherings ay dati ay talagang not allowed, ngayon pwede na pong highly restricted hanggang 5 or 5 maximum. Pero pareho pa rin po sa travel, no? Public transportation wala pa rin except for doon sa mga biking and non-motorized transport. Ang mga eskwelahan po ay sarado pa rin. Ang gobyerno po ay naka-skeletal on-site. At others are all still working from home. At pinag-aaral pa po ng DILG kung ia-allow natin ang mga tricycle even if limited operation lamang. Dahil nga po, ang isa pang pinakamalaking pagbabago under the ECQ and MECQ ay under MECQ po ay meron na pong mga pwedeng pumasok sa kani-kanilang mga trabaho, no? Yan po yung mga nasa kategoryang 1, 2, and 3. So, nasa listahan po yan na ipinakilala, na inilabas ni Spokesman Harry Roque na pinapakita niyo po sa inyong screen ngayon. Madami-dami po yung mga negosyong yan at ito po ay kinakalat natin sa lahat ng ating mga websites, sa lahat ng mga social media platforms para po maliwanagan ang ating mga kababayan kung ano ang mga negosyong papahintulutan ng mag-operate. Yung iba pong mga negosyo ay kalahati lang or 50% work from home, 50% pwedeng pumasok sa kani-kaling matrabaho so long as the strict social distancing and the minimum health standards of the Department of Health is implemented. No? Yung iba pong mga negosyo ay hindi pa pinapahintulutan. Ito po yung mga nasa category 4, no? Yung mga gyms, fitness studios, sports facilities, entertainment, kid amusement industries, libraries, archives, museums, tourist destinations, travel agencies, reservation service and related activities for tourists, personal care services like massage parlor, sauna, facial care, waxing ay hindi pa rin po pinapahintulutan. So, sa tingin ko po yan yung mga pinakamalaking pagbabago na kakaharapin natin sa modified community quarantine. At isa pa pala, pag, ayun, yun pala, yeah.